Hi, welcome back to our channel. And for today's video, ipapakita natin yung panibagong video na naman. Ito ay tungkol sa isang lugar dito sa Davao City na sinasabing nakakatakot. So, ito ay galing kay ARA Stories. So, ito, tingnan natin. Mga katuto, alam naman nating ang mga road signs ang isa sa mga pangunahing gabay. So, ang area na ito sa Davao City is particularly sa Toril, and I'm also from Davao City, and I am also from Toril, so medyo particular ako sa area na ito. Nang mga motorista, turista, commuters, o maging ng mga taong nasa daan pagdating sa pag-alam ng direksyon at iba pang lagay sa kalsada. Ang mga ito ang isa sa mga mahalagang gabay upang mabigyan hindi lang ng guide, kundi... So, totoo yun, may mga road signs nga na ginagamit yung mga... tao para malaman natin kung ano talaga saan tayo pupunta, ano yung mga dapat natin gawin. So, eto, tingnan natin. Hindi pati na rin ng warnings ang ilang mga motoristang nagbabaybay ng partikular na daan. Pero mga katoto, alam nyo bang may ilan sa mga road signs, lalo na iyong mga naluma na ng panahon, ang sinasabing may dalang kakaibang kwento't kilabot na magpapakunot sa noo mo? Ano nga ba ang kwento sa likod ng... So, yung road sign na tinutukoy niya dito is... Ito, waving children is way back. So, parang sinasabi na kapag tayo ay nadaan sa area na ito, kinakailangan natin mag-wave, magbigay respeto sa area, magbigay respeto sa daan, at kung anumang mga nandyan sa location na yan. So, yung location na yan is located sa Toril, medyo malapit lang din sa amin. So, tingnan natin to. Creepy road sign na ito. At ano nga ba talaga ang explanation dito? So, actually, first time ko lang din itong makita. So, hindi rin ako particular sa road sign nito kasi hindi rin namin napapansin kapag napupunta kami sa location na ito. Heto na naman, nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pangbuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, so, yung video dala natin, ang bago na naman kwentong itatampok sa iyo ngayong araw. Ang larawang ito, mga katuto, ay isang road sign sa Toril, Davao City, na sinasabing nakalagay umano sa entrance ng Eden's Nature Park. So, sa mga hindi pa nakakaalam, yung Eden Nature Park is isa itong sikat na puntahan ng mga turista dito sa Davao City. So, maganda rin itong location na ito kasi para siyang combination ng mga may mga pwede niyong pasalan, may mga restaurant, at saka meron din mga zipline, may mga horseback riding. So ang ganda ng location na ito kasi nasa peak ng mountain. Park sa lugar. Naging laman ito ng isang Reddit post ng uploader. So parang 4 years ago na rin daw itong na-post. Na may username na Don Tak. Sa kanyang post ay tinatanong niya sa ibang users kung may nakakaalam ba ng istorya o maski background ng nasabing larawan. Well, mga katoto, hindi pala ito ang unang beses na naipost ang misteryosong road. So kung mapapansin natin, yung daanan is ano pa siya? Hindi pa cemented, pero I know for sure na cementado na ito ngayon. Road sign na ito dahil kung susuriin, noon pa man ay usapin na umano ito. Sa katunayan, mga katoto, August 2006 ang sinasabing pinakaunang post sa larawang ito. Pero mabalik tayo, mga katoto. Ano nga ba talaga ang kwento sa likod nito? Well, mga katoto, sa kabila ng ilang taong nakalipas ay wala pa rin eksaktong makapagsasabi kung ano nga ba talaga ang kahulugan at eksplenasyon sa likod ng road sign na ito. Dahil dito, kanya-kanyang teorya at eksplenasyon ang nag-circulate, mga katoto. Sa isang Reddit thread, ibinahagi ng ilang mga users ang kanilang mga opinyon. May nagsabing ang lugar na ito kasi ay may ilang bahay na madadaanan at isang eskwelahan bago pa man marating ang Eden Nature Park. So totoo yun, may mga bahay ka pang madadaanan bago ka makarating sa Eden Nature Park. Tsaka yung location na sinasabi niya kung saan nakakapagtaka nga yung isang road sign. So may school din, I think it's an elementary school. Marami umanong bata ang naglalaro sa tabing kalsada na madalas kumaway sa mga motorista sa tuwing dadaan sa lugar.
Ang iba naman mga katoto ay sinabing, sa tuwing tatawid kasi ang mga bata sa lugar, kumakaway sila upang ipaalam sa mga driver na bagalan ang kanilang takbo. At upang mabawasan ang polusyon, ay sinasabihan nila ang mga motoristang kumaway pabalik imbis na bumusina. Pero sa kabila niyan mga katoto, ay may ilan pa rin hindi kumbinsido. May mga nagsabing maaaring konektado umano sa local folklore gaya ng duwende at kapre ang road sign na ito. Lalo pat ma... Diba may mga, kumbaga may mga superstitious belief nga tayo na kapag tayo'y nadadaan sa mga bridge tapos wala masyadong tao, diba kapag tayo'y nasa motor or sasakyan, kinakailangan nating bumisina. Parang ganun lang din itong pangyayaring ito. Puno ang daan na ito. At isa pa, haunted place na kasi umano ang lugar na ito. May ilan naman ang kumbinsidong maaaring ang mga black-eyed kids ang tinutukoy ng road signs o yun bang mga paranormal creatures na nag-aanyong bata. Kinakailangan umanong kumaway pabalik ang mga drivers dahil kung hindi ay maaaring magpakita ang mga ito at gumawa ng hindi maganda. Pero taliwas dyan mga katoto, may mga nagsabi namang huwag na huwag kakaway sa lugar anuman ang mangyari dahil maaaring patibong lang umano ito para imbitahan ang mga kaluluwang pagala-gala sa lugar. Pero para naman sa ilan, maaaring prank lang ito ng mga lokal sa lugar. Pero kapag sinasabi naman nilang prank ito sa isang lugar kasi yung daanan kasi na yan is particular na sa mga tao. Parang napaka-imposible naman kapag may isang tao talagang gusto lang mag-prank na maglagay ng ganung klaseng signage. Lalo pat nang ipagtanong umano ng uploader sa City Police Station ang tungkol sa nasabing road sign ay wala umano silang alam lalo't hindi nila ito nakita o nabalitaan noon. Sari-saring teorya man ang kumakalat patungkol dito mga katoto, isa lang ang talagang sigurado. May dahilan kung bakit inilagay ang road sign na iyan sa daan. Mapa-warning man, guide o anuman ay tiyak na may iisang rason kung bakit ito nandito. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Kumbinsido ba kayong para lamang itong paalala o may kung ano talagang kakaiba ang bumabalot dito? So, para sa inyo, ano yung mga gusto ninyong sabihin o ano yung sa tingin ninyo yung ibig sabihin ng road sign na ito? So, pwede kayong mag-comment down below. So, para sa mga bago pa dyan sa channel natin, please don't forget to click the notification bell, click the like button, mag-comment na lang din, mag-subscribe, and see you on our next video. Bye!